guys. Welcome back to my channel. Mga guys, may share nga pala ako sa inyo. May isa akong kaibigan dito sa kasama ko sa trabaho. Isa siyang infected ng COVID. So, i-share niya kung paano siya nakapag-survive sa COVID at saka paano gagawin kung magka-COVID ka para gumaling ka kaagad. Ito nga pala guys, papakilala ko sa inyo kaibigan. Pakilala ka tol. Hello. Pag na, hindi ko na pakilala yung pangalan ko kasi medyo nakakahiya. Sige, okay lang. Tatago na natin yung pangalan mo as Jomel. Para ano? Jomel Vargas. Jomel na lang. Kaibigang Jomel, may tatanong sana ako sa'yo. Ano ang una mong naramdaman nung nalaman mong positive ka sa COVID-19? Siyempre, natakot. Natakot ka? Oo naman kasi, tingin mo medyo sa balita, alos napakaraming nadidisgrasya sa sakit nila. Oo, kasi... Tapos, malaman ko mo, isa ka pala dun sa nagkasakit. Napakarami, ano? Maraming tao sa mundo eh. Lahat, maraming infected eh. Tapos isa ka doon. So, mahirap talaga, ano? Oo, mahirap. Oo. Yun ang una kong katanungan sa'yo. Ang pangalawa kong katanungan sa'yo naman, tol. Ito, hindi ba sumasakit ang mga katawan mo? May lagnat ka ba? Ubo? Sumasakit ba ang dibdib mo? Nahirapan ka bang huminga? Mga araw na yon? Wala pa akong nararamdaman doon. Nung tinawagan ako, wala pa akong nararamdaman. Wala ka pang nararamdaman. So, nararamdaman ko na yun nung pangalawang gabi mula nung nalaman kong may positive ako. Ayun na. Doon ko na nararamdaman. So ilang araw mo na siya ilang araw bago mo naramdaman yung sakit? Yung mga 4 siguro. Pero wala kang sipo noon yung mga araw na yun. Wala, parang magbabarabara lang ilong ko. Pero may nararamdaman ako dito sa lalamunan. Pero kapiranggot lang na parang tinik sa loob, pero hindi ko naman pinapansin yun kasi si kaunti lang naman ang pakiramdam mo, hindi naman. Oo. Mahirap talaga yun. So, pero yung sa lagnat, may naramdaman ako isang beses pero nawala ka agad yung mga umaga yun. Tapos kulay ko, sabi ko bakit parang iba yung pakaramdam ko. Pero saglit lang, nawala, yun lang. Hindi mo napansin ano? Pero nakakahinga ka pa rin ng maayos, no? Oo, nakahinga pa rin ng maayos, no? Kailan mo naramdaman yung paninikip nung paghinga mo? Paghirapan ka maghuminga? Muna yung... Dinala na ako sa isolation room dito sa accommodation lang. Kasi sa siguro sa sobrang pag-iisip, stress. Kasi sa dami namin doon sa loob ng isang kwarto, pero may pito kami, puro positive. Tapos walang kinakain. Buti hindi ka nahirapan, hindi ka nawalan ng loob. Hindi Pinanghinaan ng loob nung malaman mo. Talagang pinanghinaan ako doon nung nandito lang sa accommodation kasi biroan mo, wala kang kinakain, may pera ka, hindi ka lang makalabas para bumili ng pagkain kasi nakalak ang pinto. Inisip mo kung magkasunog, saan kami pupunta no? Tatalong ka sa bintana, patay pa rin. So yung time ba na yun, tol, naisip mong pumunta kaagad ng ospital? Hindi ko muna naisip yun. Naisip ko na nahirapan akong huminga tsaka sa pagkain. Yung parang naghalo na stress mo ka ba? Ikwento mo nga sa amin, tol, kung paano ka napunta ng ospital. Yung pagpunta mo sa ospital, paano ka nakarating ng ospital? Kasi gabi-gabi, alas araw-araw may tumatawag sa akin. Yung sa mayroon hotel, mayroon hospital, mayroon marami lang. Tapos nung pang limang araw ko na, mga 10 o'clock, may tumawag sa akin na positive daw ba ako sa COVID. Sabi ko, sabi niya, dadaling kita, ay kukunin kita dyan, daling kita sa ospital. Sabi ko, seryoso ka ba? Sabi niya, oo, ligpit mo na yung gamit mo at sa loob doon ng kalahating oras, nandyan na daw siya. Sabi ko, sige, kasi pumayag na rin ako kasi biro mo, wala kang kinakain, walang nagchichik sa'yo. Oo, at least doon may doktor, ano? Kasi naisip ko na rin yung mas maganda pa doon kasi
may doktor o kaya nurse na mag-aalaga. Oo. Ayun ang pinaka-the best doon kasi may mag-aalaga sa iyo, alam mo sitwasyon mo, pabinyo sa mama, pakiramdam mo. Oo nga naman, tama yung naisip nung mas sumama ka na lang doon. Pero doon sa hospital ba, tol, marami ding mga naka-insulate? Marami din bang mga infected doon? Napakarami, may 600 kami. Sa loob ng hospital na yun? Na pinagdalan sa'yo? So mabuti, wala ka na balita ang mga namamatay, ganito, wala. Ganito? Wala pa naman? Wala, kasi ano lang yun doon eh. Mga mild lang, kung tama. Mild infected lang, ano? Ayun nga pala. Ito yung pang-apat kong katanungan sa'yo, tol. Ano ang ginawa mong paraan para ka gumaling, para ka makapag-survive sa COVID na yan, sinasabi? Yun nga, diba yung nasa camp ako, sa ano lang namin, accommodation. Oo. Halos apat na gabi ako nahirapan kaming ano. Isa na rin yun sa ano, pagpayag ko na magpadala sa hospital kasi gano'n naman. Tapos nung nakarating ako doon sa hospital, ay nung diba tumawag? Kukunin ako ang gamit. Sige, hinan ako yung gamit ko. Lampas na siguro mga kalahating oras niya na dumating. Tapos tumawag, sabi nandito na ako sa labas ng accommodation. Tumayo ka agad ako, tapos binitbit ko yung mga gamit ko. Anong ginawa mong pamamaraan para ka maka, ano, para ka gumaling? Doon sa, kahit dito nag-ano pa naman ako, nagsusuob pa naman ako. Susuob ka ng tubig, ganun? Oo. Tapos, yung limon tsaka luya, nilalaga, tapos nilalagyan ng kaunting asin, yun, iniinom ko parang kape. Ayun yung pinakati mo, yung lemon na may luya? Yun ang iniinom ko, hindi ako mainom ng, ano, ayun. Tubig na malamig, puro maligamgam. May kasamang exercise, ano? Oo. Nag-exercise ka pa pala? Oo. Tapos ano, bago ka matulog, siyempre magdadasal ka. Ayun ang importante, yung pagdarasal. Sana makasurvive ka sa sakit na yan at tulungan kanya, gabayan kanya lagi sa lahat ng oras. Ayun mga tol, yun pala yung una niyang ginawa para siya gumaling sa COVID. Ang ginawa niya, nagpasingaw siya ng tubig, nilagyan niya ng asin, ayun ang sinisinghot niya, yung usok na ano, yung steam nung pinakuluan. At saka, ano, naglalaga siya ng tubig, nilalagyan niya ng luya at saka lemon. Ayun yun naman yung ginagawa niyang tea. Kung sino man sa inyo mga tol, yung mga infected ng COVID dyan, ayun gawin nyo, mag-exercise katulad ng ginawa ng kaibigan natin na paano siya gumaling. Ayun lang pamamaraan niya, pinalakas mo lang yung system mo, no? Ganun lang. Exercise, tapos ang importante tol, yung prayer. Yung prayer daw, sabi. Mabuti hindi ka nawalan ng pag-asa nung hospital ka na. Kasi wala namang makakontakt sa'yo, wala kang kaibigan pupunta ron. Ay, hindi ko na inisip yun. Ang gano'n na may pupunta. Kasi nasa isip ko namin naman yun na walang dadadala sa akin. Walang makakapunta ng kahit sinong kaibigan, si kahit sino dyan. Kung may kamag-anak man dito sa ibang bansa, wala naman din makakapunta. Kasi pagpasok pa lang namin dun sa area na yun, napakahigpit. Ayun, oh. Halos kalahating oras kami doon nag-aantay, tinitingnan yung ID ko. So ilang araw ka naka-stay sa ano? Sa hospital? Ano? Kulang-kulang tatlong linggo. So mag-almost 1 month, ano? Oo. So ilang beses ka naman chinek doon para bago mo nalaman na ikaw ay negative na ayos na yung ano mo? Pagdating ko doon, Sabado ng madaling araw, tapos pagka-umaga ng Biyernes, swab ka agad. Dalawang araw lang lumabas yung resulta, positive. Tapos isang linggo lumipas, Sabado, swab test na naman. Tapos mga tatlong araw ang nagdaan, lumabas ng positive na naman ulit. Positive. Tapos pagkasunod na naman na Sabado, swab test na naman. Yun, lumabas, negative na. So, ibig sabihin, ganun lang ang ginawa mo. So, almost 1 month ka doon sa hospital, ang ginawa mo, exercise. Papawis, pasingaw, kain lemon. Kain ka ng kaagad, ano. Ay, paano yung kamusta yung pagtutulog mo? Tulog mo? Kailangan ng tulog doon. Hindi bababa ng 8 hours ang tulog mo sa isang... Kailangan matutulog ka ng ano, mababa ang tulog, ano. Tsaka lang gawin mo doon yung parang ginawa kong bisyo doon, yung kain. Mabuti, di ba, pag infected ka sa ng COVID, yung kain mo talaga nanghihina. Walang gana. Walang gana, no? Wala ka maamoy.
Po, anong ginagawa mo? Paano ka nakakakain ng maayos? Pinilit ko kumain kahit ayaw ng sikmura ko. Pinipilit ko kasi pag hindi ka kumain, manghihina ka. Ayun. Pero ang ginagawa ko, dahan-dahan lang nakain kasi wala naman din ako ginagawa. Nakaupo. Kapag nanonood kasi may malaking TV, habang nanonood, kain ako ng kain. Yung parang ginawa ko na lang libangan yung kain. Mga prutas, ganun. Ayun. Ayun. Ayun mga guys. Ayun pala. Ito kaibigan natin, bali testimony niya to kung paano tayo makaligtas, paano natin maiwasan yung COVID, paano natin pagalingin. Kasi sabi niya, sa hospital, wala naman daw gamot. Wala daw gamot na ibibigay. Kundi talagang palalakasin nyo lang ang immune system. Kaya sa lahat ng mga infected dyan, mga infected sa COVID, o may mga kamag-anak kayo, ayun po, pwede natin makuha yung idea niya para gumaling na rin sila. Tsaka higit sa lahat yung pagtawag sa ating Diyos. Atol, anong may papayo mo sa mga viewers natin kung sakaling mapanood nila to? Papayo ko lang sa inyo, ingat talaga at saka maghugas sa kamay. Yan talagang sa amin ng doktor. Ay, ng mga nurse doon. Hugas ng kamay at saka laging magsuot ng mask. Kailangan mga social distancing talaga, no? Social distancing. Ganun talaga. At saka tulog ng Mahabang oras. Mahabang tulog. Kung sakaling may mga na kayo, may kasi di naman natin may iwasan yan na kapitan tayo ng ganun. Yun na lang gawin, yung mga ginawa mo. Matulog lang, tapos libangin ang sarili, yung parang isipin mo na wala kang sakit. Ang ginagawa ko nga lahat ng pelikula ay lahat ng sa YouTube ng mga na nakakatawa. Mga entertainment, ano? Pipito manaluto at saka umalong darilis. Kahit ilang bisis ko na pinanood, pinabalik-balik ko na lang pinanood yung para mawalay. Hindi ko lang maisip na may sakit ako na ganun. Yun lang ginawa mo para maaliw ka lang. Kasi nagsusulo ka naman sa kwarto, wala kang kasama eh. Wala kong kausap. Para ka lang ma-enjoy, ano? O sige. Salamat nga pala, Tol, sa testimony mo. Sa muli, mga kaibigan, kami nagpapasalamat. Sana sa susunod namin mga video, masamahan nyo uli kami. Masubaybayan nyo mga susunod yung video. Huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe. Mag-comment na rin kayo sa baba. Tsaka mag-like. So huwag nyo na kalimutan. Pindutin yung kalimbang dyan. Hanggang sa muli mga tol. Salamat.